nagbabala na ang NASA sa paparating na solar storm sa Earth. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ano ba ang solar storm? Ano bang kayang idulot nito sa Earth? Dapat ba tayong mabahala dito? At kung sakaling tamaan tayo nito, makakaligtas ba tayo? At yan ang ating aalamin. Itong nakaraan lang nagkaroon ng di karaniwang solar storm sa araw, kung saan nakabuo nga ito ng dambuhalang fire canyon. Ipinakita ng NASA Solar Dynamics Observatory ang matingkad na animation na ito na mula sa malaking pagbuga ng charged plasma ng araw. Ang solar wind nito ay naabot ang Earth noong April 2022 at noong August 9 naman nagkaroon muli ng solar flare at pagkatapos ng solar flare ay muling binomba ng charged particle ang Earth. Sa bilis na 372 miles per second ay tumama at sumama ito sa magnetosphere ng Earth. Dahilan kaya nagkakaroon ng aurora. Ito yung northern light na nakita sa US states mula sa Maine hanggang New York. At ayon sa mga siyentipiko, maswerte pa nga tayo dahil yun lang ang nangyari. Pero kung dumating ang panahon na mas malakas na nga sa may solar storm ang nangyari sa atin, ay hindi na basta aurora lang ang makikita natin, kundi masasaksihan na nga rin natin ang kakaibang disaster. Ang solar storm ay dalawang beses nang nagpamalas ng makapangyarihang pangwasak noong unang panahon. Pero ngayon muli na naman itong mangyayari dahil ang araw natin ay nagbabago na naman. At ang mga powerful plasma niya ay patuloy na namang dumadami. Pero paano nabubuo ang solar wind? Nabubuo ang solar wind kapag ang high energy particles ay hindi na naibabalik ng gravity ng araw sa araw. At sabi ng mga siyentipiko, ang solar wind ay nagmumula dito sa mga dark spot na ito ng araw na tinatawag na coronal holes. At bagamat malayo ang distansya ng araw sa Earth, ay maabot tayo nito sa loob lamang ng 2 to 6 days. Pero kung mas malakas na particles ang binuga niya, ay 2 minuto lang tatama na ito sa Earth. At ang binuga nito ay diretsong tatama sa magnetic fields ng Earth at dahil dito tanging maliliit na particles na lang ang tatagos mismo sa atmosphere natin. Pagkatapos maglalabas ito ng sinag na siya namang hahalo sa gas molecules at ang resulta magbibigay ang atom ng liwanag at ito nga ang aurora. Pero minsan ang araw ay naglalabas ng powerful flares na abot ng enerhiya ng 10 to 25 joules at katumbas na nga ito ng 1,100 megatons na hydrogen bombs. At sa ganitong lakas ng solar storm, ang plasma ay 2 ulit na mas mabilis na maglalakbay sa space patungo sa Earth. At bubombahin ito ang magnetic field ng Earth at sa sobrang lakas nga ng solar storm ay magagawa na nitong butasin o baloktutin ang magnetic field. At pag nangyari ito, ito ay magre-resulta ng geomagnetic storms at ito ang pinakamalakas sa lahat at kasunod na nga nito ang iba't ibang mga disaster. Noong September 2, 1859 si Richard Carrington, isang British astronomer, ay pinagmasdan ng malaking solar flare at 18 oras lang ang makalipas tumama ito sa Earth. At naitala ito sa kasaysayan bilang pinakamalaking solar flare na tumama sa Earth. At nung mga araw na ito, ang mga telegraph ng buong Europe at North America ay tumigil. At karamihan din sa mga poste ng telegraph ay nasunog at nagsiputukan. Nakita rin ng mga tao sa buong mundo ang Northern Lights. Ganoon pa man mabilis lang nakarecover ang mga tao rito noon. Pero wag ka, naganap ito nung unang panahon. E paano kaya ngayon? Hindi lang tayo sa kuryente umaasa. At malamang hindi lang mga poste ng kuryente ang sasabog kung tumama ang solar flare sa ating panahon ngayon. Sa kabilang banda, muling tumama sa Earth ng solar flare noong 1989. Ang buong Canadian province ng Quebec ay dumanas ng biglang kadiliman. At ito'y nagresulta ng kawalan ng kuryente ng milyong mga tao sa loob ng 12 oras. At sa katunayan, ang flare na ito ay di naman gaanong malakas. Ganun pa man ayon sa mga dalubhasa, kung ang flare na nangyari sa Europe at Amerika ay muling nangyari sa Earth ngayon, ay ito'y magdudulot talaga ng kakaibang puwersang marahil gigibana sa mundo. Noon ninakala ng mga siyentipiko na ang solar storm ay hindi madalas bibisita sa mundo. Pero nagkamali sila. Dahil ayon sa may University of Warwick at sa British Antarctic, sinurvey nila ang mga patterns ng solar flare.
At na-discover nga nila dito na ang powerful solar magnetic storm ay madalas na nangyayari. Ganito yan. Ang solar activity ay nangyayari sa kada 11th year cycle. At kapag naaabot na yan ng araw, ay magde-develop siya ng violenting flare na tatama sa Earth ng sunod-sunod. At bukod pa nga dyan, inaral din ng mga researcher ang magnetic field ng Earth. Ito yung sinabi kong parang harang ng Earth kanina. At ayon sa kanila, ang pinakamalakas na power na tumama sa magnetic field ng Earth ay walang iba kundi ang solar flare. May dalawang klase ito, isang magnetic superstorm at isang destructive megastorm. At nabubuo ito sa kada 3 years. Kaya naman ang resulta nito, nasisira ang weather ng mundo at nagkakos nga ito ng sakit ng ulo, high blood pressure at iba pang mga sakit. Ngayon ang mega strong storm ay bibihirang mangyari. Sa loob ng 150 years, 6 times pa lamang itong literal na nangyayaring tumatama sa Earth. At ang solar storm naman ay tumatama sa Earth ng literal sa kada 25 years. At sa makalipas na 20 years, walang mega storm ang nangyari. Kaya naman inaasahan ng mga siyentipiko na mangyayari ito malapit na. Sa kabilang banda, ang malaking pagsabog na magaganap sana sa araw ay nangyari noong 2012. Pero sa kabutihang palad, ang solar wind ng mga oras na ito ay nilihis ito sa ibang direksyon kaya maswerte tayo. Pero ang kusunod na malaking solar flare ay baka malasin naman tayo. Ang mangyayari sa Earth kapag tumama ito ay hindi may paliwanag ng maayos ng mga dalubhasa. Pero isa lang dito ang hindi mawawala, ang makukulay na aurora sa buong planetang makikita natin. At malamang ito rin ay magdudulot ng kakaibang form ng aurora na tinatawag na Thermal Emission Velocity Enhancement o STEV. Kulay purple ito at hindi gaanong matingkad. Nakita na ito last year sa may Southern Pennsylvania. At ang mga siyentipiko hindi ito kayang ipaliwanag kung bakit ba talaga ito nangyayari. Pero nagaganap talaga ito during solar storm. Naniniwala din ang mga researcher na ang STEV ay di lang basta nagpapakita ng makikinang na liwanag. Sa halip, may kasama rin itong megastorm na nagdudulot ng pagkasira sa mga electronic, ang mga aviation equipment, at kabilang na nga rito ang mga communication, power grid, disruption at mga issue sa mga satellite. Abot din ito ang ilalim ng dagat at sisirain nga nito ang mga online communication na nakalocate ang mga wires sa ilalim ng dagat. At dahil dito, magkakaroon sa mundo ng internet apocalypse na buwan pang itatagal bago maayos. At ayon sa estimate, ang damage ay aabot dito ng trillion of dollars. At kung hindi lumihis, ang solar wind noong 2012 ay malamang ang ilang mga bansang tinamaan ito ay hindi pa rin fully recovered hanggang sa ngayon. Pero kung iisipin, mas mainam nga naman talagang yan lang ang danasin ng mundo. Kumpara naman sa mga tsunami, lindol, baha, tagtuyot ang mangyari sa atin. At sa katunayan, sinasama nga nilang ganitong uri ng disaster kung sakaling tumama sa Earth ang malakas na solar flare. Dahil nga nangyayari ang sunod-sunod na mga lindol kapag nagkakaroon ng solar activity. At malamang sa malamang, ito ang naging sanhi ng 9.1 earthquake na nangyari noong 2004. Matapos ang lindol, sumunod dito ang malakas na tsunami at sinalanta nito ang Indonesia, India, Thailand, Bangladesh, Maldives Island, Sri Lanka at Somalia. Halos 283,000 na katao dito ang nasawi at 14,000 naman ang nawala. At lagpas milyong mga tao ang nawalan ng mga bahay. Pero ganun pa man, para bawasan ng ganitong kaganapan, nakaisip ang mga scientist ng paraan. Kailangan nilang balaan ng mga tao ng mas maaga. Pero paano? Sa tulong ng mga spacecraft, kasama ng mga solar at heliospheric observatory, pati ng solar dynamics observatory, ay silang nagbabantay sa araw. At sa kada merong mangyayaring kakaibang event sa araw, ay ipapadala ang mga data nito sa mga dalubhasa at siya namang ipapaalam sa atin. At ngayon, nasa 11th year peak of activity na ang araw. Mahalaga itong malaman ng mga tao dahil kapag nag-decrease ang stormy activity ng araw ngayong taon, ay wala tayong dapat ikabahala hanggang next year. Pero paano kaya kung hindi? Ayon sa pag-aaral ng geomagnetic storm, ay pwedeng manahimik ng 11 year. At pwede rin itong mambigla ng hindi inaasahan. Kaya naman dahil dito ang mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa ay talaga namang ginagastusan ng siyensya para malimitahan o maagapan agad ang posibleng malaking trahedya. Kasama na nga dito ang Parker Solar Probe. Ang probe na ito ay nakakatulong sa mga siyentipiko para makakuha ng accurate track ng storm formation sa araw.
Ang NASA rin at European Space Agency ay nag-launch din ng Solar Orbiter Probe noong 2020 at ito'y nagmamasid sa orbit ng araw sa layong 42 million kilometer. Nakakuha na rin ito ng mga madilinaw na larawan ng araw at naisend na nga ito sa Earth. At ito na nga, makikita ang madaliit na makikinang na spots na gumagalaw at ito'y tinatawag ng mga scientifico na campfires. Sa kabilang banda, pati mga Japanese ay nakisali na nga rin para protektahan ng Earth sa ganyang uri ng mga solar flare. Sila ngayon nag-imbento ng Artificial Geomagnetic Project at base nga rito nalaman nila na ang magnetic field ng Earth ay naging manipis ng 10% sa makalipas na 150 years. At isang araw kapag naging manipis na ito ng gusto, wala nang haharang sa mundo laban sa mga solar flare na binubuga ng haring araw. Ito'y nakakatakot para sa mga susunod na henerasyon.